Marimar POV. Hoy, Marimar, tulala ka na dyan. Napansin kong inimawagayway ni Antonia ang kanyang kamay sa aking harap. Ano na naman ba iniisip mo, ha? Iniisip mo na naman yung kasalanan ginawa mo kay Seryo, no? Hindi mo naman talaga kasalanan yun, eh. Hindi lang niya alam yung totoong nangyari. Ha? Hindi, no? Wait nga lang, naninibago na ako sa'yo. Bakit ka ba kanina ka pa tulala, girl? Tas ngayon kumakarea ka, kasalanan ginawa mo sa kanya. Doon ka naman nagising yung diwa mo. May tumingin na sa amin na customer. Nagsorry naman ako sa kanila. Eh kasi naman, kaya lang naman ako tulala kasi nga naalala ko lang nung college ako. Tsaka paano ko na-discover na gusto ko si Seryo noon? Iniisip ko lang, nung college tayo, reminiscing, bali ganun. Asus, kung alam ko lang nakasama mo sa pagbabalik tanaw si Seryo. Uy, hindi no. Feel ko, namumura na yung mukha ko ngayon pagkarinig ko pa nga ng pare ni Seryo. Asus, defensive ka pa dyan. Halata na kaya sa mukha mo, namumula ka na nga dyan eh. Kinain ko na lang yung cake na in-order ko tapos tumingin na lang ulit sa labas. Tingnan mo, naubos mo na yung 30 minutes dahil sa baging tulala mo dyan. Dapat nga mag-uusap pa tayo kasi matagal tayong hindi nakikita. Tingnan mo, habang tulala ka dyan, naubos na yung in-order ko. Tingnan ko nga yung plato at tasa niya, ubos nga. Sorry naman, hindi ko kasi mapigilang mapatulala ngayon dahil ngayon lang ako nakalabas ulit ng bahay. Oo nga pala, kamusta na yung dalawa pa nating kaibigan? Bakit di ko pa sila nakikilala? Apat kami mag-best friend, talaga. Kaso mas matagal na kami mag-best friend ni Antonia kaysa sa dalawa pa naming best friend. Na-meet lang namin yung dalawa nung second year college na kami nun ni Antonia. Hindi nila alam ang totoong kasalanan ginawa ko kay Seryo, pero alam naman nilang kasal ako kay Seryo. Ay naku girl, ikaw nga yung hindi nagpapakita sa amin eh. Kasi naman, kung kailan i-invite ka namin, dun ka naman busy. If I know, ginagawa ka lang naman kasambahay ng asawa mo. Natameme ako doon. Totoo naman kasi, nire-reject ko yung mga invitations nila kasi nga hindi ako pinapayagan ni Seryo. Uy girl, ano yan sa may braso mo? Pasa? Ha? And speaking of that, tiningnan ko yung braso ko na may pasa, tsaka tinakpan ko agad ang kamay ko at ginitian ko siya. Baliw ka talaga. Women abuse din ginagawa ng asawa mo, te. Hoy, hindi kanya punching bag. Tumahimik na lang ako at saka nag-iisip kung anong pwedeng topic para makaiwas ako sa mga tanong at seremonya sa akin. Ano, yung dalawa ba't di na sila nagpapakita sa akin? Ay nako, change topic ka. Pero sasagutin ko na lang kasi tinanong mo na rin sa akin yan. Ayun, nag-honeymoon yung isa nating kaibigan kasama niya yung asawa na, which is kaibigan ng asawa mo na si Thunder. Tapos si Gina, ayun, umuwi na dito kasi dito daw siya magtatayo ng cafe niya. Yun lang naman yung narinig kong balita sa kanila. Ah, wow naman, saan nag-honeymoon yung dalawa? Sa Hawaii. Tapos pupunta ba sila sa Paris? Doon daw ulit sila gagawa ng baby nila. Sabi ni Thunder, loko talagang lalaking yun. Ang libog. Grabe ka naman, Antonia. Hindi naman malibog si Thunder. Kahit playboy siya noon, at least ngayon, matino na siya dahil kay Jasmine. Tsaka malay mo, kaya lang gusto niya magka-baby ulit kasi gusto niya babae naman yung next nilang anak. Eh si Gina, may boyfriend na ba? Ayun nga eh. Playboy noon, tapos ngayon matino. Nakakapanibago. Para yung asawa mo noon. Matin yung lalaki. Eh ngayon, ayun siya. Siya yung playboy, kasama pa yung isa pa nilang kaibigan na playboy pa rin, kahit noon pa. Kung si Gina naman ang tinutukoy mo, eh single pa rin naman siya. Focus daw muna siya sa cafe niya, tsaka destiny lang daw ang bahala sa kanya. Kung meron man daw, eh okay. Kung wala, eh di wala. Yun ang sabi niya sa akin. Natahimik na lang ako kasi naman, yung sinabi niya nung una, nasaktan ako. Kasi totoo namang nakabaligtad sila ni Thunder, which is kaibigan niya na playboy noon, tapos ngayon matino, at tatay na siya ng anak nilang 2 years old na lalaki. Kamukhang kamukha niya yung anak nila. Ay, kasalanan ko naman eh kung bakit naging ganitong buhay ko sa kanya. Alam mo girl, naninibago din ako sa'yo. Dati napaka-energetic mo, ngayon lutay-lutay ka na. Para karambang kayo dahil sa kaputian ng balat at labi mo. Miss ko na yung dating ikaw na energetic at saka makulit na Marimar. Ay girl, tignan mo na rin yung oras oh. Kung kailan pwede pa tayo mag-shopping eh. Doon naman nag-text yung asawa ko na nandito na siya sa mall. Pwede hintayin natin yung asawa ko. Wala akong kasama at saka malay mo. Kapag nakita mo siya, mapapatulala ka na naman sa gwapo ng asawa ko. Ha? Cringe. May nakita akong lalaki na bala sa tingin ko, 27 na yung edad, at pamilya ng mukha niya sa akin, at may kasamang isang batang babae na 3 years old na babae na hawak ang kamay ng papa niya. Tumayo ako pagkakita ko sa mag-ama.
Hi, hon. Hi, baby girl ko. Maghay ka kay ninang mo, sabi ni Antonia sa akin. Tumakbo ang batang babae sa akin at tuwang-tuwang makita niya ako. Kinaraga ko naman siya. Hi, ninang. Asan na yung gift ko? Nagtatampo na sabi niya sa akin. Ala, paano yan? Walang gift si ninang eh. Sa susunod na lang pag nakita ulit tayo, ngiting sabi ko. Eh, kailan yun, ninang? Nakasimangot at tingin sa akin ni Sarah. Sarah ang pangalan ng kariga ko yun at anak ni Antonia ang asawa nito na si no other than ang math teacher namin ng college. Kung naalala siya lang naman ang crush ni Antonia. Tingnan mo, di nga ako makapaniwala na isang math teacher na crush ni Antonia, asawa niya at may anak na silang 2 years old na manang mana sa pagiging energetic niya. Natutuwa talaga ako kay Antonia. Humihingi na ako ng mag-asawa ng tulong kasi hindi ata ako makakalusot dito sa batang to. Baby girl, di ba sabi ni Ninang wala daw siyang regalo? Bibigyan ka na lang niya ng gift kapag nakita ulit kayo, di ba? Pagsasabi ni Sir sa anak niya habang karga ko yung anak nila. Okay po, sorry Ninang. Kinuha ni Sir sa akin si Sarah at siya na ang kumarga. Kamusta ka na, Marimar? Doon ko lang napansin si Sir. Ay Sir, hello po. Tumawa si Sir sa akin. Huwag mo na akong tumaging Sir. Gustavo na lang at least, kaibigan mo naman yung asawa ko. Tsaka matagal ko na itong sinasabi sa'yo na Gustavo na lang ah. Nasanay na po kasi ako na Sir ang tawag ko po sa inyo. Kasi naman po, professor ka namin sa math nung college kami ni Antonia eh. Pero sige po Sir, Gustavo. Oy, tama na yan. Ba't ka ba pumunta dito, hon? Singit ni Antonia. Ah, habang nagda-drive ako kasama si Sarah galing sa school nila, naisip na magandang anak natin na mag-mall daw tayo ng family. Bale, family bonding daw. Manang-mana sa'yo, hon. Ay, ganun ba, baby girl? Gusto mo family bonding? Sorry, baby, kung minsan wala si mommy, ha? Kasi busy lang. Pero this month, makakasama mo na si mommy. Yay! Mommy will stay! Mommy will stay! Sabay kaming natawa dahil sa kakulitan ni Sarah. O siya, Marimar, aalis na kami na mag-ama ko. Sorry kung hindi mo lang tayo nag-shopping at nag-bonding man lang. Narinig mo naman si Sarah. Okay lang, Antonia. Pagbigyan mo na yung anak mo, total maganda yung ideya niya na family bonding yon ngayong araw na ito. Tingnan ko yung oras at paggabi na pala. Kailan ko na palang umuwi. Hindi pa ako nakakapagluto at baka magalit na naman sa seryo sa akin ito. Habang nasa taxi ako, inaalala ko nung college kami kung paano kami nag-meet ni Seryo, kung paano ko naman nalaman na may girlfriend na pala siya, kung paano ko nasaktan at kung paano ko nalaman na gusto ko na pala si Seryo that time. Tumigil na ang taxi sa harap ng bahay namin at doon ko na lang nalaman pumatak na pala ang luha ko. Pinunasan ko na agad at nagbayad na ako sa driver ng taxi. Pagkababa, huminga ako ng malalim at tinignan kung nandiyan na ba yung sasakyan ni Seryo. At nakahinga naman ako ng maluwag na wala pa naman ang sasakyan niya. Dali-dali akong pumasok sa bahay. Umakyat sa kwarto ko para makapagpalit. Pagkababa ko'y nagsimula na ako magluto ng hapunan namin. Nagluto ako ng paborito niyang ulam na kare-kare na may bagoong. Naghintay ako ng 3 oras pero wala pa rin siya. Nag-aalala na ako kung bakit wala pa siya sa bahay. Kapag ganitong oras, tulog na kaming dalawa sa sarili naming kwarto. Maya-maya, may narinig akong tulog ng makina ng sasakyan sa labas ng bahay. Sigurado akong si Seryo yun. Nagmamadali akong pumunta sa front door para tanungin siya kung bakit late na siyang umuwi. Pagkabukas ko ng pintuan, iba ang tumambad sa akin. May kahalika na naman si Seryo na babae. Habang pumapasok silang dalawa, ay parang hangin ako na hindi nila nakikita. Gayong nasa tabi ko lang ang pintuan na pinasukan nila. Tuloy pa rin sila sa paghahalikan hanggang nakarating sila sa sofa at dahan-dahan lang hinuhubad ang mga damit nila. May ibinilong si Seryo na nagpalabas ng mahinang tawa ng babae. Habang naghahalikan, umakit sila at pumasok sa guest room at sigurado akong doon nila ipagpapatuloy ang hindi pa nila natapos gawin. Napatulala na lang ako sa sofa na pinaghubda nila. Nandoon lahat ng damit nila except sa mga panloob nila na siguradong doon nila huhubarin sa guest room habang pinagpapatuloy nila ang kababuyan nila. Nanlumot ng hinang tuhod ko sa nangyari kanina. Kahit ako hindi makapaniwala sa nakita ko, parang nanonood ako ng erotic movie pero ang pagkakaiba, live. Ganun na lang ba palagi? Sana matapos na to. Masakit. Ang sakit-sakit na. Seryo naman. Huwag mo muna akong saktan ng lubusan. Sana dahan-dahan lang para kahit papaano. Konti-konti, magmumove on na rin ako sa'yo. Pumikit na lang ako para patuloyin ang lahat ng luha ko. Serious POV. Pagkagising ko'y wala na yung katabi ko.
Bumangon ako at may nakita ako sa side table na may sulat. Binasa ko. Good morning. Sorry ko na inahanak kita sa pagising. May pupuntahan pa kasi ako eh. Thank you for your time. See you next time. Call me if you need me again. Napangisi na lamang ako. Nilukot ko ang papel at tinapon ko kahit saan. Wala naman akong pakidun sa babae na yon. Parehas na naman ang kailangan namin eh. Ang init ng katawan. Pero may addition sa kanya. Kailangan niya rin ang pera ko. Pare-parehas lang naman sila mga babae. Ako? Nagsasawa? Hindi no. Mas maganda nga yun eh. Naaagaw ang atensyon ko sa walang hiya akong asawa. Bumangon na ako sa kama at pumunta na ako sa CR para maligo. Pagkababa ko'y nakita ko yung pinakaayawan ko. Nakataligod siya at may binabasa siya. Pagkaharap niya, nagulat siya at gumiti sa akin. Sinimangutan ko na lamang siya. Umupo na ako sa upuan at kinuha ko yung dyaryo para magbasa. Ano, seryo? Bakit umuwi ka ng late? Halata sa boses niya na kinakabahan siya. Dapat nga sa kanya matakot na siya sa akin. Tinignan ko siya tapos ibinalik ko yung pagbabasa ko. Bakit? Ang alam ko natutulog ka na sa kwarto mo sa ganong oras. Sabi ko sa kanya. Eh kahit na, seryo, asawa mo pa rin ako. Nag-aalala din ako. Ah, ganun ba? Kasi ako hindi kita itinuturing na asawa eh. Tinuturing kita ng basura at walang kwentang babae. Sabi ko. Tinignan ko siya at nakita ko nasaktan siya sa sinabi ko. Bahala siya. Wala naman akong paki sa kanya eh. Hindi ko naman talaga siya tinuturing na asawa. Pero sir, badabog akong tumayo. Umagang-umaga, pinaiinit niya ang ulo ko. Ano ba? Kung ganun, wag mo na akong hintayin pa. Ano bang pakialam mo sa akin? Di naman kita pinapakialaman ah. Tsaka lumapit ako sa kanya at hinawakan ko yung panga niya na mahigpit. Ikaw rin naman ang may kasalanan kung bakit naging ganito yung buhay ko. Pagkatapos nun, tinanggal ko na yung kamay ko sa panga niya. Huwag mong kalimutan na ikaw may atraso sa akin, kaya binabalik ko lang sa iyo yun. Pagkatapos nun, umalis na ako sa hapagkainan. Nawalan na ako ng ganang kumain. Kinuha ko na yung coat ko at yung case ko, pero bago ako lumabas ng bahay, nag-iwan ako sa kanya ng salita. Tandaan mo, hindi pa rin kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Pagkatapos ay tuluyan na ako lumabas sa bahay at sumakay na sa kotse ko. Bahay ko, dahil di naman talaga para sa kanya yun eh. Dapat kay... Aish! Dahil sa kanya, kaya hindi natuloy yung kasal namin eh. E di sana masaya na ako ngayon. Pero kinagusto niya naman to eh. Bilang pagiginti ko sa kanya, ganito ang turing ko sa kanya. Kala niya mararanasan niya yung pagmamahal na inaasahan niya sa akin? Nagkakamali siya. Ituturing ko siya na parang baboy na malapit ng katayin. Pagdating ko sa building, marami nang nag-greet sa akin pero hindi ko naman sila pinapansin. Paano ko naman sila papansinin ay mainit yung ulo ko kaninang umaga dahil sa babaeng yun. Sana umalis na siya sa buhay ko. Gusto ko nang mawala na siya sa buhay ko. Pagkapasok ko sa office ko, nandoon ang isa kong matalik na kaibigan. Kumaway siya sa akin. Nahalata ako na may hawak siyang folder. Oh, bakit ka nandito? Tanong ko habang patungo sa desk ko. Ganyan ba ang pagbati ng isang kaibigan? Coleman, ang init agad ng ulo mo eh. Kahapon ang alam ko, enjoy na enjoy ka kasama sa isang chika babes na nakita natin. Ano nangyari sa'yo ngayon? Alam ko na, asawa mo na naman no? Tanong niya. Tumungo na lang ako bilang sagot. Tumataas na naman yung dugo ko kapag narinig ko yung salitang asawa. Kinasusuklaman ko ang salitang yon matapos kong maikasal sa walang kwentang babae na yon. Ano ba naman yan, pare? Hindi ka na ba nagsasawa? Kawawa naman yung asawa mo. Palagi na lang nalulungkot. Nasasaktan, umiiyak, na... Dahil sa inis ko, ibinato ko na siya ng ballpen. Buti at nasa pulsa kanya. Nakakainis na eh. Kanina yung babaeng yon, tapos ngayon yung kaibigan ko naman ngayon? Ano ba? Pati ba naman ikaw? Akala mo lang, pero ako rin nagsasawa na rin sa kanya. Gusto ko na nga mawalain sa buhay ko eh. Sabi ko sa kanya. Napahilama siya sa ulo niya dahil sa ballpen inahagis ko. Ouch naman yun, pare. Huwag mo naman akong idamay sa init ng ulo mo. Pero kawawa naman kasi yung asawa mo eh. Sana naman, pre, makonsensya ka naman. Baka mamaya, kung kailan wala ng asawa mo, saka ka maghahabol at ihingi ng tawad. Kaya kung ako sa'yo, maging mabait ka na sa kanya. Mahabang pangaral niya sa akin. Kahit sabihan mo pa rin ako ng ganyan, hindi magiging effective sa akin yan. Gusto ko nga yun eh, isang araw wala na siya. Ibig sabihin, malaya na ako sa isang bagay. Hindi ko naaalalahanin pa yung babae na yun. Tsaka, hindi mo rin naman ako maintindihan eh. May kasalanan siya sa akin, pare. At napakalaki noon. Sabi ko sa kanya, ano ba yung kasalanan ginawa niya sa'yo na pati pagkatao mo na iba na rin? Dati good boy ka naman. Pero nung nagpakasal ka kay Marimar, naging playboy ka na.
Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo, pare. Kahit yung isa kong matalik na kaibigan, hindi ko pa nga sinasabi. Paano pa ikaw? Hindi talaga pwede. Kami lang ni Marimar ang nakakaalam ng kasalanan ginawa niya sa akin na hindi ko pa rin makalimutan. Hindi talaga ako makapaniwala na ginawa niya sa akin yun eh. Oo, mabait siya. Pero dati yun. Dahil may itinatago din palang baho sa pagkatao niya. Hoy, pare. Yuhu! Oy, ito nga pala. Invited ka sa birthday party ng kaibigan natin. Tsaka ito rin pala yung mga papeles na kailangan mong isign. Binigay niya sa akin yung folder na hawak niya kanina pa. Binuksan ko at kinuha yung invitation. Ay, oo nga pala, pare. Samahan mo na rin yung asawa mo, ah. Sabi niya habang inaayos niya yung suit niya na nagusot dahil sa pagkakaupo niya kanina. Ano? Wag! Ayoko nga. Ayokong sumama siya sa birthday party sa kaibigan natin. Mapapahiya lang ako kapag kasama ko siya. Manigas siya sa bahay. Sabi ko, ayoko naman talaga eh. Mukha siyang losyang. Ayoko naman na mapahiya ako sa maraming tao. Ano ba naman yan, pare? Palabasin mo naman sa lungga yung asawa mo, no? Sabi niya sa akin. Ay, saan ba daw gaganapin yung birthday niya? Tanong ko. Nakapagpahinga rin naman kung aawayin ko pa siya. Ah, sa bar lang naman. Gusto niya bar party para daw wild and live. O paano? Isasama mo ba yung asawa mo? Malay mo, mas lalo siyang masasaktan kapag nakikita mo yung ginagawa niya sa ibang babae na hindi bang pagginagawa sa kanya. Mas mapapabilis pa yung annulment ninyo. Napaisip ako sa sinabi niya. Oo nga no, mas mapapadali nga yung annulment kapag nakikita niya yung mga kabalastugan na ugaling playboy ko. Nakapag-isip na ako. Sige, sasama ako kasama yung asawa ko. Nagmamadali akong umuwi sa bahay dahil excited na ako sa party mamaya, hindi dahil sa asawa ko. Ipapatingin ko sa kanya kung gaano ako kasamang tao. Ipapamukha ko sa kanya ang pagsisisi na pinakasalan niya ako. Sa totoo nga, forced marriage ang kasal namin dahil, oh, speaking of that girl, nasa labas siya. Anong ginagawa niya? Ah, nakikipaglandian sa kapitbahay namin ha. Binosisian ko silang dalawa. Mga walang hiya sila. Dito pa talaga sila nakikipaglandian sa bahay ko. Ipinark ko na yung sasakyan ko sa garahe. Pagkababa ko ng sasakyan, ayos ha. Hindi pa rin umaalis yung lalaking kausap ni Marimar. Hindi ata sila natinag, dumbusina ko sa kanila kanina. Lumakad na ako sa harap ng bahay kung saan sila nag-uusap pa rin hanggang ngayon. At sa wakas, nang lumapit na ako sa kanila, natigil sila sa pag-uusap. Nakaka-istorbo ba ako? Si Henry? Henry si Serio, asawa ko. Henry pre, kapitbahay niyo. Inilahad niya yung kamay niya sa akin. Hindi ko naman tinanggap at hinarap ko si Marimar. Sa susunod naman Marimar, wag dito sa harap ng bahay, naglalandian kayo. Mahiya ka nga, nakaka-stress lang. Pubasok na ako sa bahay ko. Pagkababa ko ng suitcase at coat ko sa sofa, doon naman ako papasok ni Marimar. Ano, Serio, ayusin mong pananalita mo. Ayoko sa lahat ng tao pautal magsalita. Kaya nga binigyan ka ng bibig para makapagsalita ng maayos at hindi yung pautal. Ano, Serio? Sorry kanina ako nakita mo ka... Ah, yun ba? Wala namang problema, Marimar. Pero sana mamili kayo ng lugar para sa paglalandian ninyo. Huwag sa pamamahay ko. Alam mo naman ang rules ko, di ba? Hindi, Serio. Mali yung iniisip mo. Hindi ako nakikipaglandian sa kanya. Nag-uusap lang kami. Oh, bakit ka sumisigaw sa akin? Tama bang sigawan mo ko? Baka gusto mo atang masaktan sa akin, no? Bigla siyang umiling sa akin. Sayang, gusto ko pa naman siyang bugbugin. Pampawala lang ng stress ko galing sa trabaho. Bago ko makalimutan, Marimar, magsuot ka ng decenteng damit. Huwag yung parang mukha kang pokpok. Nakakahiya sa kanila. May party tayong dadaluhan mamayang 9. Anong party, Serio? Biglang nagliwanag ang mukha niya. At ang mga mata niya parang nagliwanag. First time ko lang nakita yung ganito siyang excited. Tuloy, na-excited ako mamaya dun sa plano ko. Simpleng birthday party, Marimar. Kaya magsuot ka ng decenteng damit, ha? Sarkastikong nitian ko siya. Kung alam mo lang, Marimar. Kung alam mo lang. Bakit late ata yung start ng party, Serio? Aba, umaangal pa tong babae na to. Buti nga sinamahapakita eh. Ayaw mo? Sayang naman. Ipapakilala pa naman kita sa kanila mamaya. Yung ibang kaibigan ko pa naman gusto ko nilang makita. Hindi. Sasama ako. Umalis na ako at umakyat sa taas at nagtungo sa kwarto ko. Pagdating ko, hindi ko pinapapasok dito si Marimar kahit yung mga kaibigan ko.
Pero nung pumasok dito si Marimar, sinaktan ko siya kasi naman, sinabi ko na nga sa kanya nung una na huwag siyang papasok dito. Pero matigas talaga yung ulo niya eh. Kaya ayun, hindi ako nakapagpigil at nasaktan ko siya. Dahil dito sa kwarto na ito, dito ko nilagay yung mga memories namin ni Chloe. How I missed her so much. Bilang parusa mo, Marimar, papahirapan kita. Marimar's POV. Kanina hindi naman ako nakikipaglandian kay Henry. Nag-usap lang talaga kami kanina. Kilala ko si Henry dahil kapitbahay at kaibigan ko siya nung bata pa kami. Pero naging elementary na kami, umalis na daw sila ng bahay. Kaya hindi ko na nakita ulit. Nagulat nga ako na lumipat sila ng bahay. Kalapit lang pala dito sa bahay namin. Tsaka napasarap na rin kasi yung usapan namin kasi matagal na kaming hindi nagkikita since bata pa nga kami. Nagulat ako kay Seryo kasi ngayon lang niya ako niyaya sa mga party na yan. Kasi dati hindi niya ako sinasama, except lang kung yung mga party o sineselebrate kasama yung mga magulang namin. Ngayon, nandito ako sa kwarto ko. Inaayos yung sarili ko. Naka-t-shirt ako at jeans. Nagsuot din ako ng Converse shoes. Simple lang ang birthday party kaya naisip ko, simple lang rin ang susuotin ko. Kasi kung ingrande, edi sana sinabi niya yun. Edi nagsuot din ako ng ingrande, pero as what he said, simpleng birthday party lang yun, kaya okay lang naman ata yung suot ko. Yung buhok ko, mines bun ko. Tapos makeup time, naglagay lang naman ako ng powder, mascara, tapos lip balm. Ayan, tapos na. Marimar, ano ba? Huwag ka nga pa special dyan, iiwanan na kita dyan. Ala, sumisigaw na si Seryo. Eto na, bababa na. Pagkababa ko, nakita ko yung suot ni Seryo. Naka-black v-neck shirt at black jeans. Ang hot at gwapo naman ng asawa ko. Kitang-kita yung hubog ng katawan niya sa v-neck shirt niya. Ano ba, Marimar? Tutunga ka na lang ba dyan? Iiwan na kita. Ay, ito na po. Sumakay na kami na Seryo ng sasakyan niya. First time ko talagang makasakay ng sasakyan niya. Habang nagda-drive si Seryo, tinatanong ko siya. Seryo, sino may birthday? Si Leon. Bakit? Hindi mo naman kilala yun eh. Isa siya sa mga kaibigan ko. Ah, ganun ba? Marami kayong bisita mamaya? Ano bang akala mo, Marimar? Simpleng get-together lang pupuntahan natin? Birthday party, Marimar? Party yun. Ah, ganun ba? Sorry, akala ko kayo-kayo lang ng mga kaibigan mo yung bisita. Tumahimik na lang ako kasi nakakahiya na eh. Pagtigil ng sasakyan ni Seryo, tumingin ako sa labas. Maestro Bar? Bakit nasa bar kami? Dito mag-aganapin yung birthday party ng kaibigan ni Seryo? Bago ko patanongin si Seryo kung bakit nandito kami, bigla na lang siyang bumaba. Sumunod naman ako. Bumaba din ako agad. Baka maiwan pa ako sa sasakyan. Pagpasok namin sa bar, nagulat at namangha ako sa nakikita ko. Puro usok, ilaw, malalakas na tugtog, may nagsisiinuman, may naglalandian. Basta, puro bagay nakikita ko sa lugar na to. Kasi naman, hindi ako pumapasok sa mga ganitong lugar eh. Ano ba, Marimar? Huwag kang tumunga nga dyan. Dapat iniwan na lang kita sa bahay. Sumisigaw na siya dahil sa ingay ng tugtog. Mabilis akong sumunod sa kanya. Pagdating namin sa table ng mga kaibigan niya, nakita ko, tigay isa sila ng mga babae at nakasuot sila na may iksing damit. Sa lamesa naman, puro alak at pulutan ata nila yon. Hey, Seryo, musta na? Ano, sasabihin mo sa akin? Ito ata yung birthday celebrant at kaibigan ata ni Sarah na sila yon. Nandito rin pala si Nathaniel. Ang wala ay si Thunder dahil nasa honeymoon state pa rin to, kasama ng aking best friend na si Jonah. Kinawayan ako ni Nathaniel. Ngumiti na lang ako sa kanya. Si Nathaniel, ito yung isa niyang best friend bukod kay Thunder. Playboy din to eh. Happy birthday, Leon. Eh sino yung kasama mo? Kapatid mo o yaya? Nagtawanan yung mga nasa table doon. Pati rin si Seryo nakitawa rin. Nakakahiya naman. Ito yung suot ko tapos sila parang pang bar yung mga suot nila. Sana hindi lang ako sumama. Yumuko na lamang ako. Konti na lang maiiyak na ako dahil sa kahihiyan. Ah, ito, katabi ko. Si Marimar, asawa ko. Nagulat sila at napatigil sa pagtawa except kay Nathaniel kasi alam naman niya yung estado ng relasyon namin. We, pare, asawa mo to? Ang simple naman niya kung asawa mo siya. Tingnan mo nga yung suot niya, ang simple. Sure ka ba talaga na asawa mo siya? Parang yaya mo lang siya, pare. Lahat sila nakatingin sa akin. Oo nga, pre, paulit-ulit. Asawa ko nga siya. Umupo na siya sa tabi ng isang babae. Umupo na rin ako sa tabi ni Seryo. Naririnig ko pa yung mga sinasabi ng babae sa table namin. Asawa ba talaga ni Seryo, babes, yan? Oo nga, mukhang yaya. Tingnan mo yung damit niya, low class.
Oo nga, walang taste naman sa seryo sa babae. Baka naman pinipilit na sa seryong pakasalan siya. Oo nga, posible. Nakakainis na ha. Porkit bumukha akong yaya, pwede na nila akong chismisan. Tumingin ako kay seryo at nakita kong nakikipaghalikan siya sa babaeng katabi niya. Kulang na lang dito na nga nila ipagpatuloy yung dapat nilang gawin. Hoy pre, hinay-hinay lang. Nandito yung asawa mo oh. Nasa tabi mo lang, nanonood na nga sa makeout session ninyo. Sabi ni Leon. Nananadya ba itong birthday celebrant na to? Tumingin si Sero sa akin at gumiti sa akin na sarkasiko. Ayaw mo bang manood ng makeout session namin? Ano, ikaw yung aalis o kami na lang? Gumiti ako nung mapait at umiling ako. Ako na yung umalis sa table nila. Ay, oo nga pala Marimar. Kung naiingayan ka na o nabuboard, umuwi ka na lang na mag-isa. May dala ka namang pera, di ba? Di naman kita mahasamahan pa uwi kasi hanggang mamayang trip pa kami dito. Ingat sa pag-uwi ah, sabi ni Sergio sa akin. Nakatalikod ako. Humarap din ako sa kanya at tumiling. Kahit konti nilang babagsak na yung luha ko dahil sa patungo niya sa akin sa harap ng mga kaibigan niya. Nanginginig na sinabi ko sa kanya pero buong tapang ko sinabi na hindi ako uwi, Sergio. Ihintayin kita dito. Sige, ipagpatuloy man ang ginagawa mo. Diyan lang ako sa tabi ng table niyo. Imbes na umupo ako sa tabi ng table nila, pumunta na lang ako sa CR. Nahirapan akong hanapin yung CR pero nahanap ko naman. Pagkapasok ko ng CR, hindi ko na kaya. Lumambot ang tuhod ko at napapaupo. Bakit ganon? Doon lang tumuloy yung hindi ko na mapigil ang luha ko. Ang sakit. Nasasaktan na ako. Ang martir mo talaga, Marimar. Seryo ang sakit. Bakit? Kailangan ko lang naman yung attention mo sa akin eh. Pero okay lang, Sergio. Mananatili't hihigpitan ko ang kapit ko para sa'yo. Itong puso na to. Bakit ka kasi tumibo kay Sergio? Bakit hindi na lang sa iba? Ito parang sinasasaktan yung puso ko dahil kanina. Ewan ko ba pero naiiya na ako sa mga tao sa labas. Kasi alam nilang asawa ko si Sergio tapos eto siya at nakikipaglandian sa ibang babae. Bago ako lumabas ng CR, nagilamas sa tinignan ko ang sarili ko. Nag-makeup ulit para hindi halata na galing ako sa iyak. Pagkalabas ko, nakita ko ulit silang dalawa. Konti na lang at babagsak na naman ang luha ko. Ganito na lang ba ako? Get a room! Get a room! Sigaw nila. Nakaharap na yung babae at hinahalikan si Sergio. Si Sergio naman, konti na lang hubadan niya yung babae dahil sa gutom na paghahalikan nila. Kumikirot na naman yung puso ko sa nakikita ko. Naiiyak na ako. Kaya bago pa ako manghinay, naisipan kong umuwi na lang. Tatakbo na ako pero may nakabunggo akong isang lalaki. Pagtingin ko nakakatakot yung mukha niya. Amoy alak pa siya. Aalis na sana ako pero hinawakan yung dress ko ng sobrang hipit. Hoy babae, bakit mo ako binunggo? Alika nga, sasamahan kita. Diyan o sa dance floor, gusto mo? O kaya sa labas na lang. Naiiyak na ako. Kailangan ko ng tulong. Kailangan kong umalis sa pwesto na to. Inaalis ko yung kamay niya sa rest ko pero ang hipit ng pagkakahawak niya. Tumingin ako sa table ni Sergio pero patuloy pa rin yung ginagawa niya. Umiiyak na ako kasi hindi man lang niya ako kayang iligtas. Nagulat na lang ako na may lumipad na kamao sa harap ko at sumapol sa mukha ng lalaki. Tinignan ko kung sino yung sumuntok sa lalaki. Naka-t-shirt at naka-white na jeans. Pagkatapos tumingin siya sa akin na may pag-aalala. Okay lang miss, sinaktan ka ba niya? Tumango na lang ako at biglang nagulat ako na may humawak sa kabilang kamay ko at nakita ko si Sergio. Dinala niya ako sa labas at bago pa ako nakalis sa pesto, tumingin muna ako sa taong nagdita sa akin at nagpasalamat ako sa kanya. Ngumiti lamang siya sa akin. Pagkalabas namin ni Sergio, sinigawan niya ako. Ano ba Marimar? Nakakahiya ka. Pinagtitinginan ka ng mga tao doon. Binibigyan mo ako ng kahiyan doon. Akala ko ba doon ka sa tabi ng table namin? Eh bakit andun ka sa tapat ng CR? Tangina Marimar, kago lang. Ganyan ka na ba kababaw? Kahiya-hiya ka. Bago pa niya sabihin sa akin yung mga masasakit na salita, sinampal ko siya. Tumutulo na yung luha ko. Wala akong pake kung pinagtitinginan na kami dito pero grabe na eh. Kinahihiya niya pala ako. Ang sakit. Hiyang-hiya lang nga ako sa sarili ko. Tapos kinahihiya pa niya ako. Di man lang ba pwede kahit isang beses eh ipagmalaki niya ako? Tumingin siya sa kawalan. Hinawakan niya kung saan ko siya sinampal. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin na masama. Oo, lagot na ako. Umuwi ka na. Umuwi pa ka na bago pa kita bubugin dito. Sigaw niya. Natinag ako at dali-dali akong pumara ng taxi at dali-daling sumakay. Umiiyak ako habang nakasakay sa taxi. Serious POV. Pagkaalis ni Marimar, pumasok ulit ako sa bar. Lahat sa rin nakatingin sa akin dahil sa pangyayari kanina.
Eh, hindi dapat ganito yung plano ko eh. Pero kalahati doon ay naaayon. Pumunta ako sa taong nakasakit kay Marimar. Ayun, nakahiga pa rin. Ngayon naman, gaganti ako sa kanya dahil sinilan yung plano ko at kay Marimar. Inawakan ko yung kwelyo at sinimulan ko siyang suntukin. Gago ka? Sinaktan mo yung asawa ko. Paulit-ulit ko siyang pinagmumura at pinagsusuntok para lang makabawi ako sa kahiyan dahil di ko naman lang naprotektan si Marimar sa gagong to. Pinigilan naman ako agad ni Nathaniel. Kung hindi sa akin sinabi ni Nathaniel ang nangyayari kay Marimar, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pinauwi ko na si Marimar para makapagpahinga na siya. Dapat pala hindi ko na lang siya sinama kung ganito lang din palang resulta. Sorry, Marimar.